Hello, Madlang people! Today is just another day. Marami pa kaming gagawin, as you can see. But I have unboxed a lot of stuff yesterday. I'm about to make breakfast for Olivia. Hindi na ako magbe-breakfast. Kasi aalis ako ngayon. Yung mom-in-law ko is pupunta dito. Dami kong kagat ng lamok, sorry. Pupunta yung mom-in-law ko dito mamaya. Tapos aalis ako, pupunta ako ng farm. Nandun na si Tupe sa farm. Kumukuha pa siya ng ibang gamit na naiwan doon. May mga maliliit pa kasing boxes na nandoon. Tapos ako, pupunta naman ako doon para linisin ko yung kitchen, tsaka kunin ko yung the rest of my seasonings. Ang hirap maging komportable kapag wala yung mga seasonings mo. Like yung mga toyo, and everything, yung sake, yung mirin ko, and everything, yung mga basic stuff na ginagamit ko talaga for everyday cooking. So ito, nagre-ready lang ako ng breakfast ni Olivia. Strawberry, blueberry, tapos apple. Gustong-gusto niya ng ribisco! Biscuit! Apo, mommy. Ang good talaga. Tapos mamaya, binibigyan ko siya ng tubig. Minsan nilalagyan ko ng konting orange juice. O, prepare ka muna, ate, prepare. Lord, bless this food. Amen. Habang kumakain siya dyan, ready ko lang yung aking self. Char. Na-assemble na pala namin yung bed. Ayan siya. As you can see, wala pang mga punday. Everything is still improvised. Kasi wala pa yung washing machine, mga best. Okay lang naman mag-antay. Halos lahat ng skincare ko, mga best, nandoon sa farm pa. So, itong nilalagay ko is night serum, actually. Hindi pa ako nakakaligo sa shower. Sabi ni Palalabs ko, ang sarap-sarap daw maligo sa shower. Sa tub pa ako naligo kanina. Papatayin ko na lang yung buhok ko along the way. Tal summer naman na, and it's cute clothes season. Nakapag-toothbrush na rin ako, pero maglalagay ako ng moisturizer sa aking lips. Actually, hindi na nga ako magme-medyas. Plano ko kasing suot ng sneakers ko, yung nabili natin sa TJ Maxx na white na. Converse, foot socks lang yung meron ako dito. And naiirita ako sa foot socks. Bestie na bestlin, baka gusto nyong bilhin. Ayun nga, ibebenta na lang namin siya kasi wala talaga kaming ibang mapaglagyan yan. Pwede sana sa room, kaya lang na bad trip na talaga yung asawa ko. Na bad trip na siya ng bonggang-bongga, kaya sabi niya, ayoko na niya. So sabi niya, ibenta na lang natin. Ayan na yung dining, na-assemble na namin yung dining. Tapos yung butler. Andito na rin yung coffee table, as you can see. Tapos itong chair din na to, kasi kay Tope yan eh, dalawa yan. Ito, partner yan ng table niya. Ibebenta na rin na niya yon. Ang hard lang i-let go, mga best, kasi ang mamahal karamihan ng mga furniture namin. Hindi naman, not to brag or anything, pero nakaka-stress lang siyang i-let go kasi nga, mahal. And parang, you know, ang laki nang na-invest namin doon. And kaya nga, in the very beginning pa lang, stress na ako kasi nga, alam ko na marami kaming madi-ditch na furniture because we really did modeled off everything in that house. Like, our prior house, doon namin binase lahat ng furniture namin kasi nga, ang plano namin is we will live there forever. Like, that was the plan, to live there forever. And now we're ditching a lot of expensive furniture kasi nga, hindi na magkasya dito, walang spot, or, you know, the house isn't modeled off of these furnitures. Kaya, ayun na, na-start na siya na stress lalo kasi naisip niya, oh my gosh, nothing's gonna fit. We're gonna have to ditch this, we're gonna have to ditch that. Ang dami-dami. And pag kinalculate mo lahat, syempre sa head mo, lalong-lalo kang masistress. Eh ako, I've been kind of expecting that along the way. Eh si Palalabs ko, parang ngayon pa lang ata niya na-realize. Kaya, yun, magkaiba lang kami ng pace ng pagkakastress. Pero at least, diba, balance. Ako, medyo tanggap ko na siya. Nagugulumihanan pa ng bonggang-bongga. Kaya, I kind of feel his spot when it comes to his weakness. At this moment, not sure. I really don't know. I'm gonna suggest actually na gamitin niya to sa office niya. Gamitin niya ang table niya or something. We're trying to salvage the couch as much as possible.
tinatawa ko na lang, pero seryoso pong usapan ito. Hindi po ito basta-basta lang. May pimple po ako, ayan o. By the way, yung lip tint na gamit ko is Airy Ink Velvet in the shade number 11. Ayan. This one, I really, really love. It's a velvety. It lasts a long time. I usually put this on my cheeks as well. Like that. Sismudge ko lang siya ng bonggang-bongga. Ayan, oh. Diba? Si Chicks is in there. Blush on and lip tint sapat na. Palitan ko na po siya ng damit. Si ate rin, napalitan ko na ng damit. Hi, mommy. Hi, ate. Hi, look at juice. Opo, ate. Juice yan. What's that crust? What's that crust? Biscuit. Opo. Apple, mommy. Yan. Anong oras na ba? Panghali na nga eh. Mag-sound trip tayo ng Taylor Swift. Char! I keep him forever like a vendetta. Ewan ko nga kung nandun pa si Palalabs ko eh. Tawagan nga natin. Pa? Pa, will you still be there? Yeah. Oh, okay. Just making sure if I'm just gonna be there by myself or... No, I'll be here. I'm gonna wait for you. I wouldn't let that happen. I'll see you in a bit. Be careful. Okay, I will. No, I'm not good. I wanna let that happen, darling. I wanna hear it go. Anyway, mga bish, kamusta naman kayo? Alam ko, nakakaburyo, nakakabaliw talaga siya, yung ma-quarantine ka sa apat na sulok ng isang lugar nang walang labasan. Pero, we're Filipinos, you know? Kung nasa Pilipinas ka ngayon, napakaswerte mo na nasa Pilipinas ka na naka-quarantine. Kasi, kung dito ka sa Amerika, napakatahimik na nga dito. Like, you know, everybody minds their own business already. On top of that, ika-quarantine pa kayo. Mas malala dito, sinasabi ko sa inyo, kung maka-quarantine ka tapos di nasa ibang bansa ka. Kasi talaga, napaka-lonely. As in, super, super lonely. Marami talagang madedepress. Not saying na wala sa Pilipinas na magiging ganyan, but you should actually still look on the bright side kasi karamihan ng mga household sa Pilipinas, ang daming tao, di ba? Ang dami mong kapatid, ang dami mong tita, ang dami mong tito, ang dami mong kapitbahay. Naririnig mo sila, naririnig mong may tao, naririnig mong alive ka pa rin. Kung nandito ka sa Amerika or nasa ibang bansa ka, ang tahimik na nga, normal na na tahimik ha. What more kung quarantined and everybody's shut down and everybody's locked down? As in, parang nasa mental house. Pero yung mga nasa Pilipinas din, napaka-creative naman nating mga Pinoy. Kahit ano naman pwede nating tawanan, di ba? During this season nga, ang dami-dami ng mga memes na nangyayari. Mga bish, kung kayo man ay magpupunta sa grocery store or anything along those lines para mag-stock up since this, there's a quarantine and lockdown going on, vitamins po, okay? Vitamins, essentials, pagkain, hindi toilet paper. Natin kung nandito yung credit card ko, baka mamaya mag-drive through tayo, wala tayong credit card. Ano bang kukunin natin? Can I get an iced mocha? Oh, I'm sorry. Do you have the honey macadamia cream available? Yes, ma'am. Oh, I'm gonna get that instead. Okay, thank you. Thank you. Thank you. You have a great day. You too. Thank you. Balik tayo sa rant ko. Yung mga landlord dyan na nang-iipit, ha? Makonsensya po kayo. Karamihan po sa ating mga kababayan ay walang trabaho at the moment. Lalo na yung Meralco at saka yung Nawasa. Nawasa pa rin ba? Nawasa rin natatawag natin dyan. Ay, Manila Water na pala. 90s kids, char. Lalo na yung Manila Water din. Sana naman, no, you guys are rich enough. Like, more money that you could think of what to do in your entire life. Why not spare 2 months of free water and free electricity for the entire Luzon? My gosh! Kasi if I'm not mistaken, sa Luzon lang yung lockdown, di ba? Nandito na tayo, mga bish! What have you been doing? Nag-pick siya ng strawberries, so ang dami. Para kay ate yan. Kuha tayo ng mga damit. Mga malilinis na damit. Binila niya ako ng medyas. Tignan mo yung tatak. Manok.
Tuntawa siyang binili to sa akin. Binili ko pala to para kay Lolo. Mapapadala ko na siya kasi magpapadala ko ng box ngayong March. Hi! Pauwi na tayo. Hindi ako nakapag-vlog ng maayos kasi nagmamadali na ako. Kasi nga yung mga bata, alam ko umiiyak na yun sila. Kasi umalis ako dun mga 9:30. Tapos 11 na. So I've been away for like an hour and a half. Kaya medyo na-anxious na ako kung ano lang mangyayari doon. If you guys are wondering pala kung anong reaction ni Olivia sa, you know, new house and new place, umiiyak siya tuwing gabi kapag nakikita niya na siguro nasa ibang lugar siya. Parang natatakot siya. Kasi dun sa farm, usually, kapag dumidede na siya, kapag nagbababa na siya, iniiwan na namin siya sa kwarto para makatulog siya ng maayos. Kasi nga, kapag nandun kami, hindi siya matutulog talaga. Feeling niya laro-laro pa rin. Nung kagabi, nung first night, kagabi ba yung first night? No, isang gabi, nung first night namin, nung pinatinilagay ko na siya sa crib niya, tapos pinatay namin yung ilaw. Pero in the middle of the night, bigla-bigla na lang siyang umiiyak. Tapos, gusto niya tabi siya sa amin. Kaya yun, tinatabi namin siya for the meantime sa kama namin. Siguro after a week, masasanay na rin si Olivia. Dadaan tayo ng Walgreens maya-maya. Dito na tayo. Nasa beauty aisle tayo. Char! Tukso, layuan mo ako. Wala ng toilet paper. Bilang ko kaya si ate nito. Wait lang, paano ba to? Kuha ko ng ice cream. Paborito ko yung Ben and Jerry's na double chocolate. Try natin tong Eddie's, mga bes. Wala sila nung Ben and Jerry's na paborito ko. Hello, everyone. Was this the next day? I think so. I'm not sure. It has been crazy since yesterday night, especially. Olivia started having fever. So, nagkaroon siya ng fever in the afternoon around probably 5 p.m. Napapansin ko nagsascratch lang siya ng katawan niya tapos para siyang iritang-irita sa sarili niya. Pero wala naman siyang rashes or anything. Hindi naman siya umuubo. Wala lahat. As in, wala. Pero lagnat lang. So, binigyan ko siya ng Tylenol. Gumaan yung pakiramdam niya. Okay naman siya. Kumain siya and everything. Tapos, bago siya matulog, chinek ko yung temperature niya. Okay naman siya. She's breathing well. She's breathing okay. Tapos, nakatulog naman siya. So, natulog na ako. But in the middle of the night at 2:30 a.m. kagabi, bigla na lang siyang umiyak. Tapos, sabi siya, Mommy, I need help. I need help. Sinabi niya yun, kinuha siya agad ni Tope. Tapos, binigay siya sa akin ni Tope. Hindi ata napansin ni David na nilalagnat na pala ulit siya. Nung binigay niya siya sa akin, tinabi niya sa akin yung bata. Tapos hinawakan ko si Olivia. Sabi ko, bakit parang ang warm ng pajama niya. Nung hinawakan ko yung kamay niya, ang init-init niya, mga bes. Ginising ko agad dito. Sabi ko, she's burning up. Nanginginig siya. Tapos, iyak siya ng iyak. Tapos, ang pula-pula niya. Nung chinek ko yung temperature niya, umabot siya ng 102.6, which is around 39.2 Celsius. Ayan na siya ngayon. Binigyan ko ulit siya ng Tylenol kagabi. Gising ako hanggang 5 a.m. just making sure na bumababa yung lagnat niya. Kahit antok na antok ako, tingnan mo naman itsura ko magang-maga ako, mga bes. Nung okay na yung lagnat niya, nung napansin ko na wala na siyang lagnat, nakatulog na rin siya, hindi na siya nagre-reklamo, hindi na siya umiiyak, parang wala na siyang sakit na nararamdaman, dun ako nakatulog. Tapos, gumising kami ngayong umaga, and irritable na naman siya. Binigyan ko siya ulit ng Tylenol kasi yung lagdat niya umabot ulit ng 100.2. Kaya ayun, tumawag na ako ng doktor. Since wala naman siyang other symptoms, like wala naman siyang heavy breathing, hindi naman siya sinisip o hindi siya inuubo or anything, lagnat lang talaga tapos matamlay. Ayaw niya kumain kanina ng almusal. Gusto lang niya ng tubig tsaka ng juice. So yun lang yung binibigay ko sa kanya. And yung update sa house, guys, na-figure out namin kung paano mag-work yung malaking couch. Ayan na siya. Oh, diba? Okay naman na siya. Parang maganda naman siya tingnan. Malinis at saka, ang tawag dito, hindi ganun ka-clustered tingnan compared sa other positions na pinaggagawa namin nung kailan. Ayan o, lilinisin na lang namin siya. Currently washing all the pillows. So ayan, okay naman siya, diba?
Hindi naman siya ganun ka-clustered. So, it's working. It's working. Okay naman. We will end up selling that. Tapos, yung bookshelves, nilagay muna namin dyan temporarily. So, ayan na nga. Nilagay namin yung isa dyan sa hallway. Hindi naman siya nakaka-istorbo or anything. Parang okay naman siya kapag naglalakad ka dito. Like, you know, ayan o. Hindi ka naman mababangga or may istorbo. So, nilagay muna namin to dito. Pero, I think we are still gonna sell those. Kasi parang ayaw na talaga sa kanya nito. Pe, since bad trip nga siya ang iniisip kung anong gagawin namin sa mga malalaking furniture na to. Magang magha talaga yung mukha ko, mga bes. In puyat na puyat talaga ako. Siyempre, yung alala ko din. At saka yung antok ko. Tapos si Pito pa. Talagang magang magha yung itsura ko. Almost done na ako with almost all the boxes. Magtutupi na lang ako, as you can see. Tapos, ito palang mga box na to, if you guys are wondering. Ito. May Forex box na ako dito. Ayan siya, oh. Ia-assemble ko na lang yung balikbayan box. Hopefully, mahabol ko siya ngayong March 24. Kasi sabi ni Kuya Ron, meron daw shipment for March 24. So, sana mahabol ko. Katatapos ko lang din magluto, mga bes. Like, ang dami kong niluto. Nagluto ako ng vegetarian samosas ko. Yung filling niya. Bibili na lang ako ng Mission Flour Tortillas. Gumawa na rin ako ng veggie burrito ko. Ayan na yung cauliflower rice ko. Ayan siya. Ang bango-bango na niya. Ito yung kakainin namin tonight. Tapos, nag-init na rin ako ng milk ni Olivia. Nag-init na ako ng milk niya kasi malapit na yung nap time niya, mga bes. Okay lang yan, maganda pa rin naman ako. At least nakaligo ako kahapon. Nagwalis na rin ako. So ayan na si Pito. Oh my gosh, tuntua siya sa sahig. Nag-start na rin siyang linisin yung crib ni Pito. Ito yung crib ni Olivia dati. I don't know if you guys remember. Tapos ayan, no, nalinis na niya. Naalala niyo ba nung isang vlog ko na ang dami-dami niyang alikabok, tapos kung ano-anong meron sa kanyang cheche-boreche. Nalinis na niya, nasabon na niya yan, and nahugasan na niya with the upholstery cleaner. Ito yung upholstery cleaner namin. Ayan siya. Back to normal na siya. Medyo tuyo na siya ng konti. Tapos, itong mga cushion ng couch. Natatanggal naman to. So, lalabhan namin yan isa-isa. Yung washing machine. Darating na siya today! Hindi namin kailangan magpunta ng farm para gawin yung mga laundry namin. So, that's really nice. Ayusin ko pa yung closet nila. As you can see, everything is still really a mess. Gonna let you guys know kung gaano ako ka-stressed lately. Nagtimbang ako, mga bes. Yung last kong timbang is 110 nung nagpunta ako ng OB ko, which is like a week and a half from now. Ngayon yung timbang ko is 104. So I lost 6 pounds just with this all moving situation. Stress na stress ang inyong mama. Anyway, during this time, mga bish, ang quarantine all over the world is going insane. Everybody's being quarantined and all. So please keep safe and be with your loved ones. Ayun na nga. So hopefully lahat kayo is safe and hopefully lahat kayo may sapat na food. Sana okay, maging okay na si ate. Sana hindi bumalik yung lagnat niya. As you can see, ang energetic naman niya. So, it's a good thing. Ano pa bang nangyari na iba? Yun lang naman. Na-assemble na yung bed namin. I think napakita ko na yan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Hello! Kain tayo mangga, mga bish. Habang na the showtime. Tulog na si Olivia, napatulog ko na siya. Kailangan mo lang, huwag kayong bumati ni Jukes. Ayan. Dito sa gilid, pati sa gilid, dito. Ayan, at itong tungkasan ay masaya mga between! In 1, 2, 3, kapalaran ay sundin! Nanalo si ate, sana all. Kaya pala... Yaya, ikaw ate. Yoyoy. Wala siya sa mood, mga bish. Ito ka po ka dito. Patay dito. Wala naman siyang lagnat. Meron talaga siyang nararamdaman na hindi ko alam. Ano bang meron, ate? Wala naman. Saan masakit? Saan ang yayay? Kikikis ko yung yayay. Dali. Gawa tayo ng sauce natin.
Yung sriracha sauce. Masarap to mga best, lalo na yung blue agave. Mas bet ko nga yung blue agave kesa sriracha. Itong jalapeno condiment, super anghang lang siya. Para siyang reminds me of Tabasco. Yung nandito na sa bowl is a little bit of this mayonnaise. Kasi nga, paubos na rin naman na siya, so ginamit ko na. Sarap na niya mga bish! Nakakasar yung bish, no? Kahit ako nakasar ako sa sarili ko eh. Pero ganun pa rin sasabihin ko kasi nakakasar. Malay mo, madami rin maasar. So, at least, hindi na ako nag-iisa. Pauwi na si Tupi. Naantay na lang namin siyang dumating. Saan ang yayay? Okay naman na siya. Warm-warm nga lang siya mga bes. So, ayun. Nag-order pala ako ng Gweenies! Shout out Gweenies! Sponsor naman dyan! Paborito ko yung crinkles nila mga bes. Although I make my crinkles and it's so good too. Pero I really love their crinkles as well. Reminds me so much of Julie's Bake Shop. Meron silang link sa Amazon. And wala si basta masarap yung crinkles nila mga best. Mag-order kayo. Masarap. Nag-order na rin ako ng munggo loaf dati. Masarap rin yung munggo loaf nila. Ito talaga ang paborito ko. Meron din silang ube crinkles. So, go ahead and try it for ube lovers. Their desserts, Filipino desserts, are so bomb. I wish they actually have a Gweenies pastries here in Louisiana. Tapos, nag-order din ako ng cassava cake from Ate Christine. Shout out to Ate Christine. Ang galing po niyang gumawa ng mga kakanin. Ang sarap-sarap niyang magluto ng mga kakanin. Lalo na yung mga suman-suman, tsaka yung mga balanghoy-balanghoy. Gusto mo pa ng strawberry? Apo, mami. Ayan. Lamig.